ako ang kuya inyo. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, isang napakagandang lalaki po ng boses nyo. Can't wait sa pangako nyong vlog. Pero parang mas bet ko po na mystery pa rin o mysterious pa rin yung pagkatao mo. Ewan lang sa kanila na sabik na makita ka. Pakihambalos na lang po ako. Grabe naman yung hambalos. Sa pangalang Gili. May pusong babae pero pilit pa rin na nagpapakahalata pero nahahalata pa rin. Yes po, open naman po ako sa mga friends ko. Pero tulad nga ng ibang mga naririnig ko ay sa piling-pili lamang ng mga kaibigan. At ang ipabahagi ko po Kuya E ay napapanahon dahil sa paparating po na undas o araw ng mga kaluluwa o araw ng mga patay o araw ng mga santo kung ano pa yan. Ang panahon kung saan ay dumadalaw po tayo sa ating mga mahal sa buhay na mga yumao. Ang pagdadala ng mga bulaklak at pagtitirik ng kandila kasama rin ang bawat pamilya kamag-anak. Tila ang sementeryo din ang panahon kung saan ay nagtitipon-tipon ng mga kamag-anak na parang reunion nila. Sa totoo lang Kuya E, kung hindi dahil sa tila ba requirement na gusto ng aking ama ay sama-sama kami sa sementeryo para sa pagdalaw sa aking ina, mas gugustuhin ko na dumalaw kung saan kukunti yung tao. Bakit? Kasi masyado akong naiingayan sa dami ng tao. Saka nasusupukit po ako sa dami o sa init ng paligid dahil sa mga kandila. Tahimik lang ako Kuya E, kundi pa nga ako kakausapin ng mga pinsan ko ay hindi ako uusap. Minsan, bibiruin ako na ang imo ko raw nakaharap lang doon sa mga kandila. Pero yun nga dahil sa bored lang ako kasi ayoko talaga sa mataong lugar. At sino nga ba ang mag-aakala na sa sementeryong yun ay may makakatinginan ako. Kumakain ako noon ng chicharon nang bumili kami doon sa maglalako nang mapatingin ako sa isang katapatan na nicho ng aming pinagtirikan. Akala ko kilala ko siya pero tinungo niya ang ulo niya na waring nag-vow na ibig sabihin tila nagpapahiwatig ng pagbati. Napalingon din ako sa mga katabi ko o sa likod para kasi masure ko na sa akin ba talaga natingin na natawa naman siya. Tapos nagpatuloy akong kumain at kahit hindi ako nakatingin sa kanya, alam nyo naman yun, di ba, na may nakatingin pa rin sa'yo. Ano nga bang tawag doon yung peripheral vision? Ah yes, sa gilid ng mata. Ilang sandali pa pagkatapos kong uminom ng soft drinks Kuya EA, muli akong napatingin sa kanya. Doon, tila ba lalo na akong nahulog dahil sa kanyang killer smile. Yes, OMG. Kapag ngumiti ang lalaki na itago natin sa pangalang Miko ay talagang kahit sino nga siguro. Sabi nga, mabibighani. Sa iyong ngiti, ako'y nahuhumaling. Oy, tama yun, nakalagay yung kanta to ha. Nahiya ako kay Miko, Kuya E, at kinikilig ako. Napansin ako ng isang pinsan ko, bakit daw ako biglang natawa? Sinabi ko naman may naalala lang ako. At sa mga oras na yon, patuloy lang ang aking pahapyaw na pagtingin kay Miko. Maya-maya pa ay doon ko na nakita si Miko na tumayo. Ang tangkad na tao ni Miko. Nasa 5'11 siya, Kuya E. Tinungo niya, Kuya E, ang kanyang ulo na waring inaaya niya ako na tumayo din. Kaya naman, nagpaalam ako. Nasabi ko ay magto-toilet lang ako. Sinabi naman ng isa kong pinsan na mag-hi daw ako. Mapanghi daw doon. At doon na lang daw ako umihi sa isang tabi malapit sa CR. Pero Kuya E, lumakad ako ng lumakad. Sumunod ng sumunod kay Miko. Hanggang magkalapit kami at nagtanungan kung saan kami pupunta. Sabi ko ay ikaw ang naglakad ng malayo.
at mas lalo kong nahiya kasi ang tangkad ni Miko at mas gwapo pa sa malapitan. Tinanong sa akin ni Miko kung okay lang daw ba kung sa kanila kami na malapit lang daw naman. Sabi niya wala daw tao sa kanila at sure na safe din dahil may sarili naman siyang daanan o pinto sa likuran. Tinanong kung ano ang trip. Kung ano ang aking trip at sagot ko naman ay kahit ano. Kahit ano ang sagot ko, Kuya E, kasi kapag sa lalaking ganito kagwapo, baka mamaya umatras pa kapag hindi kami nagkasundo. Oh well, Kuya E, tama naman siya. Hindi nga kalayuan ng bahay niya at sa kwarto niya kami tumuloy. Tinanong ako ni Miko kung may gusto raw ba ako. Pero sabi ko, dahil L ako, nasagot ko, ikaw. Kaya naman, yun, mabilis ang naging galawan. Binaba ang kanyang shorts at ang panloob hanggang sa bumungad ang mataba maputi na kanyang pops. Nag-water-water talaga ako nang makita ko pa lang yun at sinunggaban. Malinis, mabango, iniisip ko na galing sa initan dun sa lugar ng sementeryo pero no, si Miko ay isang panalong nilalang. Walang katalo-talo kaya naman ginalingan ko ang mga kaganapan. Akala ko nga talaga ay kumbaga amoy pawis dahil galing dun sa initan pero mabango talaga. Sinabi ni Miko na pwede ko namang wag bilisan pero sabi ko baka kasi ako hanapin doon. Pero pansamantala kong hinold at medyo binagalan dahil mukhang may sasabog na. Tapos narinig ko pang ungol ni Miko na talaga namang nagpadala sa akin. Pinakita ko sa kanya ang galing ko na na-enjoy naman niya. Akala ko Kuya E ay ako lamang ang gagawa ng ganun pero nagulat ako nang pinigil niya ako. At tinanggalan din naman niya ng pambaba. Iba tong lalaking to at nagpakita rin ng galing Kuya E. Nakatingin pa siya na tila na iniinggit ako sa kanyang ginagawa. Nakaka-el talaga ng sobra. Hanggang sa ang pagkakapwesto namin ay humiling siya ng baliktarang numero. Sabi ko, yung sandali ay nagtagal dahil na-enjoy talaga namin ang isa't isa. Hanggang sa sinabi niya na sabay daw kaming dalawa. Siguro sa rurok ng aming kailan ay sabay nga kami at diretso lunok na lang siya. Maging siya. Sabi ko kay Miko ay magaling din siya at lumulunok din pala. Ang sagot naman niya ay kapag trip daw niya. Nag-ayos agad ako at walang bakas na gusto pa niyang maulit kasi nakikiramdam din naman ako sa kanya. Pero parang nung natapos kasi ay tapos na rin ang kanyang pagiging caring. Caring ha? Ni hindi na ako naalok ng tubig or what at sinabing baka daw may dumating na. Kaya nagmadali ako pero sabi ko sa sarili ko baka el lang tong si Miko at natsyempo din ay ako. Isa yon sa kaganapan na kahit papaano hindi ko rin malimutan lalo na kapag dumarating ang undas na iba ang napatirik. Kumbaga pareho kaming tumirik. Hindi na muli kami nakita pa Kuya E hanggang el lang talaga pero panalong alaala namin yun. Hanggang dito na lamang po, Gilly, you know. Siguro nga, no? Kasi bakit ganun sabi niya, walang tao, safe, tapos biglang ano, baka daw may dumating na pagkatapos. So, sa, ibig sabihin nga, L lang talaga itong si, itong, ano pangalan mo? Ang bilis ko makalimot, si Miko, no? Siguro L lang nga talaga siya nung oras na yun. So, yun. Anyways, maraming salamat sa iyo, Gilly. Ah, hindi mo pa nakwento kung alam kung yung ibang mga undas eh hindi na ba talaga kayo nagkita man lang o nagtagpo or what. Na syempre, sabi mo magkatapatan, 'di ba? O. Muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sama-sama tayo sa pakikinig ng bawat kwento. Iba't ibang mukha at uri ng tao. Maging sino ka pa ay welcome ka dito. Maging inspirasyon sa kahit na sino. Masaya man o malungkot, nakakatawa. Sa tabi ang bawat bukot, di ka nag-iisa. Kaya tutok lang kayo sa bawat kwento na tatagawa.
Wala nang iba pa, ito lang yan sa paborito niyong programa na palagi niyong makakasama. Ako ang kuya inyo na pwedeng maging tito o papa. Lahat kayo'y makakasama, sintihan ang buhay. Iiyak mo kung ika'y nalulungkot, libangin sarili mo kung ikaw ay nababagot. Kung ikaw ay masaya, palagi lang tumawa ka, dahil gusto ko na sana'y laging maligaya.